Good afternoon, ho. First vlog for the day, May 15, 2022, feast day ni San Isidro Labrador, so yung patron saint ng farmers. So dun sa mga ang patron si San Isidro, happy fiesta po sa inyo. Most specifically speaking, dun sa mga taga Admiral Village, Talon Tres, Las Piñas City, at dun sa Lasi Sikihor na piyesta ngayon, kaya nandoon yung aking mahal na ina at yung aking kapatid is namimiesta sila doon. So yun, yung gospel ngayon is about yun yung commandment na love one another as I have loved you, yung binigay ni Lord na commandment, isa sa mga commandment na ibinigay nga nung Last Supper. So yun na yung tema na, di ba? Yun yung sinasabi na mahirap magmahal kapag may galit. Kasi meron di, may mga tao naman kasi na hindi naranasan yung nararanasan ng iba. They think that discipline is only by force. Para madisiplina ka, gagamit ka ng puwersa sa ibang tao, pero yung puwersa sa sarili mo, yung control sa sarili mo, minsan hindi mo madisiplina. And sometimes, ayaw mo magmukhang masama. Yun na yun. May mga taong ayaw magmukhang masama, pero gusto magmukhang masama yung iba. Which is mali. May mga bagay na undeniably na hindi maitatanggi, pero gustong ipabago dahil ang sama-sama naman daw. I mean, sometimes, isa sa parte ng katotohanan is yung napakasakit na katotohanan na nangyari at nagawa natin. Yun yung pinakamasakit na bagay na ano tawag dito? Na mahirap tanggapin. Parte ng katotohanan yun, yung mga nangyari in the past na sa tingin natin nagmumukha tayong masama. Bakit naman ganyan, ginawa nyo naman kaming masama, obvious naman kayo yung may gawa nun. It's the truth. Bakit mo kailangan i-revision yung why would you use revisionism to change the past? Hindi mo na mababago yun. Diba? May mga tao na hindi tumatanggap ng current na situation because of what happened in the past and what they think might have happened in the past. Pero doon naman nagkakamali. Ang sasabihin ko lang is itong ano na to is you love one another as I have loved you, yung commandment nga is yes, give them a chance to prove themselves and to prove yourselves wrong. Sabihin, yung hinala nyo, hayaan yung masabi sa sarili nyo, nagkamali pala. For one thing, na dahil gusto nyo magkaroon ng improvement o maging better yung sitwasyon. Kasi may mga tao naman na pinatawad mo na, masyado namang umaabuso. And then pagka nagalit ka, ikaw pa yung palalabasin na pag alam mo minura mo, ikaw pa yung palalabasin na kakasuhan kita dahil unang-una sino ba nagsabi sa iyo na manabi ka ng ganun? Hindi naman nga kayo close. Di ba? Mean sabihin sa mga taong kahit hindi natin ka close, give them a chance. Pero pag sumobra na, that's the time you cut them off. Cut them off in yourself. Kasi may mga tao na gusto lang masaya pero hindi nila alam yung well, yun na yun sa ating mga persons with disabilities. May kanya-kanya tayong view o may kanya-kanya tayong side to different issues, pero ano yan kaya nang layo ko sinasabi, hindi naman tayo political science, hindi naman tayo
sociologist, okay? Hindi naman tayo psychologist to understand psyche, the psyche of every person. All we have is our opinions that unverified. And besides, sige. And check all this. Ano ba tawag ito? Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko yung term. Pero hindi, ito na lang. Rephrase natin. Kasi, di ba, yun na nga yung sa sermon kanina na dinig ko, umatend ako ng online mass. Lagay na lang natin sa sample na gano'n kasi nakalimutan ko yung term. Misinformation is everywhere. So, we cannot say na accurate yung mga information na nangyayari dun sa side na yon, and then mali yung sa kabila. Eh, actually, both sides yon. Kung nagkataon na nanalo yung isa, magre-react yung isa. Eh, kaso, ang nangyari ngayon, reverse. Yung kabila yung nanalo, so nagre-react itong ano. So, tama yung sinabi, di ba? Let us allow ourselves to see our views wrong, and para matanggap natin yung nangyari, and we could all move forward. Kasi moving forward means loving a person. So, yun na yun. Kasi may mga ano kasi na pag kinat mo, akala. Pag hindi mo pinansin, akala hindi ka na ano. Kasi kinat ka dahil ano na eh. Para hindi ka, you know, kinat ka para maano siya, magkaroon na rin siya ng peace of mind. Ayoko na rin makita dahil baka hindi na kayo dapat pang magkita sa ano, dahil yun yung pagpapatawad na hindi alam ng ibang tao. Yun yung pagmamahal na hindi alam ng ibang tao. Kasi they we are so damn familiar with pag pinatawad mo dapat lagi magkasama, no? Cutting people off meaning get people in peace and accept the accept results whether may fraud or not. Yung nandaya, in case may nandaya, sila, it's their problem, not yours. Kaya nga sinasabi, kaya nga tayo may konsensya eh. So kung hindi na papairalin nila, papairalin yung kanilang konsensya, it's their fault. They are accountable to the Lord and not you. So yun lang po.